600,000 square miles ang laki ng lupa dito. Pero ang dami ng taong nakatira dito ay 700,000 mahigit lamang. Kung ikukumpara sa atin ay halos 6 na beses na mas malaki ito sa Pilipinas. Pero pagdating sa populasyon ay halos 20 times tayong mas marami sa kanila. Tinaguri ang pinakamalaking state sa US at isa sa pinakamagandang lugar na aking napuntahan. Kilala dahil sa napakaraming mga glacier, national parks, northern lights at napakalaking mga kagubatan. Ngayon ay silipin natin ang ilang bahagi ng Alaska. Natatakot ako ah. Ki, tignan mo. Tignan mo, Gary. Ito ulo na to ng ano, ng puno. Ganyan kataas yung ano, yung niyebe. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kami napunta dyan. Pero bago tayo pumunta dyan, puntahan muna natin kung saan nagsimula ang lahat. Grabe, taas na. Ito ang salaming, bigla kang bupogi. Para lang may reference tayo, ganito kalaki yung mga oso sa totoong buhay. Isang trivia, guys. Oh, trivia anong, daw. Anong plural ng oso? Ano? Osos. Mga Uber dito, sila pa nag-aasik akong mapag. Mga tao dito, sanay na sa lamig. Ano, sweatshirt? Ito, tignan mo, sanay na sa lamig. Lokal na lokal eh. Galit na galit eh. Galit na galit ang tropang galit dahil walang snow ano. Nagtampo pa sa panahon. Pangit yung bakasyon natin dito, no? Hello, going to Costco? This one's going? Yeah. Can you drop us there? $2 each? Yep. Yeah, 6 here. Okay lang maglakad-lakad ng ganito. Basta ganito kalamig, tapos ganyan kaganda yung view. Huwag lang uulan. Huwag lang uulan. Ito ba't siya panalo to? Inom na. Ay, libre po. Try po natin so, yan. Libre. Ano masarap? Cranberry. Parang cranberry siya, itong isa. Ah, raspberry pala, sorry. Ano? Yung pula? Yung dark, oh. Raspberry. Ano siya? Fruit punch. Fruit punch. Cherry at saka blueberry. Masarap to, hindi siya masyado matamis. Yun nga, hindi siya masyado matamis. Ikot po muna kami. Thank you po. Thank you po. Pagpangalan, tikin ko na ito, bud. Sarap. Huwag yata kantuhan meron. Wala ko nabigyan yung pag-break ko. Yung panula ka. Yan, tata sa uli. Mamaya ulit, isang ikot pa. Yun oh, adadis oh. Sakto! Tuwan. Nakikita ba? Kita yung kuyokot? Saan yung sapats mo na yun, Buds? Wala, napiglook na yun. Pero okay lang naman yun oh. Sakto yung ano, balika tsaka yun. Yan. Okay. Ito po ang trabaho niya, taga-bulong. Add to cart. Taong 1880, nang naglalakad si Richard Harris at Joe Juno, dito ay may nakita silang mga ilang butil ng ginto. Isang taon ang lumipas ay nagsitagsaan ng mga tao sa Alaska upang magmina ng mga ginto. Walang kalsadang nagdudugtong papunta dito. Tanging eroplano at barko lang ang paraan para makapasok. Taong 1904, sakay ng cable vessel USS Burnside, ang 80 Pilipino na siyang tumulong sa pagtatayo ng first telegraph cable
na nagdudugtong mula sa Seattle, Washington at Juneau, Alaska. Sa kalagitnaan naman ng taong 1920 at 1930s ay marami na ring mga Pilipino na nagtatrabaho sa mga minahan at factory ng lata ng mga salmon. Kilala nga sila sa bansag na Alaskeros. Yun, no? Ito ang barbecue galing sa Carillo. Kinain na namin kahapon, Bernadette. Ayan. Tignan natin kung sino mas masarap. Ang maganda dito lang kay Kuya, sabi niya, bukas daw kayo magbabayad or mamaya. Dahil wala kaming cash. Nagihirap na kami. Anong verdict mo? Pasado? Yun na. Legit? Legit? Mas matamis. Mas crunchy ito. Crunchy. Mas crunchy. No, lumpia. Ako? Kanin. Yan. Hindi naman nalagay sa central. Alam mo kaya gusto ko lang kitang kasabay eh. Dami mga ganyang bagay. Kung sa Pinas kapag kumain ka nakabantay puro aso o kaya pusa, dito naman mga uwa. Hagis natin sa ere. Kaya ika na rich. Nakatagilid nung tumira eh. Isaw-saw mo sa akin. Hindi, diyan manghang sa akin eh. Hindi malay mo, gusto pala nila. Bicol na pala. Mga taga Bicol pala itong mga to. Sabi na, lalo hong ginanahan. Bicol na pala. Yeah, oh, may yelo. Dito ka gari. Takot pala sa ano, matataas to. Sa sarong plano. Ngayon ko lang nalaman yun. Kaya mo nakapit na kapit. Sa sarong plano. Yun lang. Ang ganda oh. Yun oh. Nagliliwanag ang kaputian. Ito na yung mga yelo. Ayoko sa lahat ng nauga. You used to be able to go through this all the time. So yun, ano, medyo naliligaw na kami, hindi namin alam kung nasan kami. Nag-trail kami pero wala tayong mapandala. Tignan nyo kung nasan kami. Ang pinakaunang hawak sa yelo. Shit. Gito pala yung tsura nun, Lods. Mali ang outfit natin for today. Punta tayo dun. Saan tayo makakapunta dun? Mali tayo na, no? Mga pormahan dito. Shit!
Nakatayo ba? Nakayaupo. Ito, parehas. Lahat na. Yan, yan, yan. Ganda, ganda. Yan, okay. Have you been there? Yeah, not there, not even across, but halfway. Halfway? Cannot do it. It's kind of scary, there, man. Is there any people out there? Nobody there, nobody. No one tried. Yeah, people tried, man. I think. This one. Yeah. No, we go there. Where? Near the cross? There's a cross? Yeah, there is a cross. Ah, yes. I can see that. That's, you can see the cross. But which way did you go through? This way? This way? Yeah. But may cross na gan. It's like this. Too scary, like, I don't know, it's for me. It's steep. Yeah. It's too steep, alright. You can try. Yeah, at least we can see. Yeah. Thank you, bro. You will feel the different, you know? Different na lang. But ito, okay na akong GP yung mga dito. Ayun yung cross, di ba? Hmm. Kasi natin yan! Ano, tatakot ako? Ito! Ito yung train, no? Iyo ko na. Tatakot ako, ah. Ki! Tignan mo, tignan mo, Gary. Ito ulo na to ng ano, ng puno. Ganyan kataas yung ano, yung niyebe. Eh no, puro ulo ng mga puno na oh. Ang ganda diyan, ang ganda ng view diyan. Let's just say na I'm very blessed na makita muli ang Alaska ng isa pang pagkakataon. Especially na ganitong pasimula ng summer, patunaw na mga yelo at patapos na ang tag-ulan. Dahan-dahan nang sumisilip ang mga kabundukan. Ang kayamanan ng aking babaonin na lang sa paglipas ng taon ay mga alaala na makukuha ng aking kamera. Kaya hanggang itong mga pagkakataon na hindi ko na talaga palalampasin pa. There's a saying sa mga taong dito na talaga nakatira sa Alaska. Alaska is a place where the scenery and the ice are always changing. But the good thing about it is it always feels the same.